Basta mahalagang okasyon, isa sa mga pagkain na hindi dapat mawala sa mesa at putahing talagang hahanap-hanapin mo ay ang crispy pata. Big time para sa ilan, pero kung walang lechon, ito na yung pinakamabisang pamalit at considered to be your go-to food. Naswak, hindi lamang pangkulam, kundi panalo rin pangkulutan. Diba? At kapag tek... Wow, ah, Sir Christian, ah. Parang, ano, parang genie, ah. When I say it, nandyan na agad. Thank you, Christian. At kapag napadpad ka din, eh, sa Batangas City, ala, eh. Eh, hindi mo dapat makaligtaan at mamiss na matikman ang pinagmamalaking crispy pata. Wow! Grabe, no? O pagmamalaking crispy pata nitong F. Baylosis, the house of the best crispy pata and bulalo. Masarap na pagkain, good service, maliwalas na ambiance. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit ka pumabalik sa isang restaurant o kainan, lalo sa ting makapadpad ka sa lugar. At madalas nga, di ba? Yan din yung chinecheck mo sa mga reviews sakaling dadayo ka sa isang place at gusto mong matikman yung masarap na pagkain at yung specialty na isang maayos na restaurant. And lahat ng nabanggit ko kaninang reasons for you to try and to come back sa isang restaurant o kainan, yan ang naging puhunan at nagsilbing pundasyon nitong F. Baylosis dito sa Batangas City. Ay, ito nagsimula sa concept, of course. There was a time kumain kami ng aking misis sa isang restaurant. Napakasimple. Pero ang dami kumakain. Siyempre, nag-wonder tayo. Nag-isip, bakit kaya? Ano tayo secret? Di, nakikila kami. Kumain din kami, actually. And I found out, despite na napakasungit na mayari, nako, biro na nakakaupo lang namin. Out. Sabi sa amin, bukas na kayo. Huwag naman, pagbigyan nyo kami. Eh, pagunta kami. Ay, tiyo, please. Gusto lang naman namin makakain. Gutom na kami. Pinagbigyan naman kami. Tapos ka-order lang namin, sabi-sabi. O, paitakan. Sabi ko, grabe naman itong kain na ito. Paano itong pinapatok? Tapos, yung pala, the secret is, napakasarap ang pagkain. Kaya pala pagkain, it moves people to come back. It dictates. O, parito ka, kain ka. Nakapag, sabi nga, para kayong nutusan, imita mo sa iba. Ganun pala, pagkain, pagkain. Kaya sabi ko, pagdating ng panahon, gusto ko rin magkaroon. Masarap ng pagkain, magkaroon ng restaurant. At hindi yun. Higit dalawang dekada na itong F. Baylosis na nag-o-offer ng masasarap na putahe, hindi lamang para sa mga taga Batangas, ga, kundi kahit sa mga taga-ibang probinsya. As you can visit the place with just more than an hour travel only if you're coming from Metro Manila, gaya ko. Kaya nga, mapabuong pamilya, mapabarkada o magkaka-opisina, eto raw ang may tuturing nilang takbuhan sakali naghahanap ka ng masarap na food trip, tampok ang mga Pinoy dishes. Kasi yun ang tingin ko papatok. Yun ang in-demand. Ay di, syempre, try ng tikim-tikim sa iba-ibang mga restaurants. Ay di, doon sa masarap na impress talaga ako. Pero, food, naliluto ka ba? Yun ang problema. Hindi nga eh. Nagkakain lang talaga ako. Kaya hindi ako naglalabas ng pagkain na talagang hindi masarap. I am sure lahat ng pagkain namin, any, lahat masarap. Yung bang parang all in one, parang
kang magpahinga, kumain, pwede kang makinig ng music, pwede kang mag-event dito, pwede kang mag-chill-chill, mag-inom-inom. So, pagpasyal mo dito, kumpleto. May enjoy mo talaga yung place. Malaking challenge o may tuturing na hamon o pagsubok para sa karamihan ang nararanasang pandemya. Pero, ibahin ninyong F Baylosis. Paano ba naman? In-expand pa nila yung kanilang restaurant para mas makapagbigay serbisyo sa kanilang mga customers kahit may pandemya. At nilagyan pa nila yan ng mga kakaibang trip. Gaya na lamang dito sa kinatatayuan ko na tinatawag nilang Malamini Boracay, kung saan merong white sand. For real, di ba? Para ka lang ano, para kang kumakain just along the beach. Ang sarap no, ng feeling. Parang ang hayahay lang talaga sa pakiramdam. Sa'yo siguro dito paggabi. No? Jalim! People are troubled right now. Gusto nila relaxing. Kasi mahirap ang buhay. Problema. Siyempre pag pupunta sa place na medyo na-unwind mo, na-enjoy mo ang place, it makes a lot of difference. You enjoy the life. Though it's hard, though it's the may limitations, okay lang. Well, they become a very satisfied customer. Maging masaya sila. Kasi ang totoo, ang kaganapan ng buhay ay yung kaligayahan ng kasiyahan. Maging masaya sa pagkain, maging masaya sa lugar, maging masaya sa may-ari, lahat yan. Kaya ako, hindi naman agad pera eh. It's the best experience. Yun ang importante dyan. Sabi nila, house of best crispy pata and bulalo. Pero, hindi ako naniniwala sa mga best-best na yun. Hindi ko muna matitikman talaga. Hindi natin makakatunayan. And so, we're very honored to have here sa table, kasama natin, with proper physical distancing, sina Sir Fernand and his daughter, si Miss Bev, na siyang nagmamanage ngayon itong F Baylosis. Hello po sa inyo. Siguro, kwento niyo muna kami. I mean, yung mga food dishes, paano ba siya nag-evolve? O paano ba ito nag-umpisa? At sa ngayon, ano ba pinaka-in-offer naman ninyo? Siguro ikaw sa muna, sir. Well, nagsigula ito, yung simple lang, konti lang yung menu ako dito. On top is the crispy pata, and yung bulalo, chicken. Kasi it's very hard for you to start na marami agad. Especially, very small naman talaga. We started very, very small. Saan ka ba kaman ito? Naming choices? Now, sa pag-develop at saka sa growth din ng business, nandiyan yung aking anak na tumutulo. Incidentally, mayroon na rin siyang course ng culinary. So, inandami na niya yung mga dishes ito. Hanggang sa, yan, mayroon na tayong mga Filipino dishes, mayroon na rin yung European, Amerika, at meron rin Japanese. So, all together, marami na tayong dishes na patatang. Ano na po yung mga dishes na na-develop, Miss Bev? Kasi parang sinasabi ko kanina, nung nagpapag doon kami behind the cam, ano eh, parang per area, merong iba't ibang tampong na dish. Talaga ba? Opo. Explain further. Nung nag-handle po ako ng restaurant, focus namin talaga Filipino food. Tapos, nag-aral po akong magluto, ina-expand ko yung menu. Tapos nakita ko opportunity kasi ang laki ng area namin, ang dami namin pwede i-offer. At magagaling naman yung aming chef, kaya sumunod sa akin. Tapos, tapos, dahil malaking untapped market namin yung mga babets. So, Millennial Gen Z is in the house, okay. Tapos, so nagawa kami ng mga kainin ng mga millennial, mga milk tea, pizza, wings, pizza. Tapos, yan yung gusto ng mga market, mga edalin ko ba? Yun. Siya na. Millennial ko naman ako. Okay. Sige, tapos? Tapos, cool, edi okay na, dalawang years. Kaya yung dalawang area ng focus namin na solve naman sa market. Kinakas. So may Filipino dishes na pwede pang ulam, ganun. And may mga pang snacks pang mga millennial and Gen Z. Opo. Like her. Okay. Tapos, ang dami na
seafood. So, nag-specialize din kami sa seafood. Sa totoo lang, meron kami mga iba-ibang in-offer na may breaks na kami at mga seafood sa menu namin sa FBI. Pero, hindi siya kapansin-pansin kasi Filipino food lang yung unang ma-orderin kasi Filipino restaurant. So, hinighlight lang namin. Pero, iisang Baylosis lang. Eh, kasi ba naman nakalagay sa pangalan ninyo, Baylosis, House of Best Crispy Pata. Teka lang. Matikman ko itong crispy pata na ito, ha? Alam mo, curious ako, bakit may chop, may popsicle sticks dito, eh? Bakit ba? Kasi kaya na niyang mahimay ang pata sa popsicle. Hindi kailangan ko chibri. Wow! Ibig sabihin, popsicle sticks na talaga ang gawin nung panghiwa, gano'n? Kaya. Ayaw nga, no? Oh. Ang lambot. Ganun ka lambot. At malukong. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan tinitikman na yan. Pwede mong kamayin na. Baka magalit ko yung mga nanonood at saka magalit yung kakaling iba. Parang masama na hindi sa akin ng nagka-camera eh. No, eh. Ito, tikman natin. Kaya pala popsicle sticks. Wow, amazing. Yan ang ating sauce. Dito. How special is sauce wow, bakit siya naging cow special? Joke lang. Lahat na tinanong. Sige naman, kwento lang kung kayo dyan. Ano ba mo? So, ano ba mga ina-expect lang ng mga tao dito pag, siyempre, kapag kumain sila sa inyo and all? Bukod sa wide variety ng food na ino-offer namin, yung place talaga maganda. Kasi, madami mo pwede pa siya lang na iba-ibang parang scene ba? Pag meron kami mga sister company dito malapit, may barbershop, meron din bilihan ng mga wellness products, mga alcohol, amin lahat yun. All in one na, parang one-stop shop, parang ganun. Yeah. Oh, parang pagkakain mo, kung gusto mas matuloy din yung pag-relax mo, pwede kang magpagupit. Bumili ka ng mga wellness products. Okay, sige, tikman natin. Husgahan natin itong ano, itong inyong crispy pata. Kaya pag kumain ako ng malaking subo ka agad, tunari ko pa-demure ng konti, ha? Yan. Sige. Lambot nga. Di ba pwede pa may balat ko? Save the best for last. Ang balat, di ba yung tinitinudok? May kumot ko yung kamay yan, eh. Ano mo ba? Grabe ng lutong. Oh, yes. Pero for us, sorry, ah. Talagang tutulit. Makapag-ulit ka pala dito ng subo kapag natikman mo na. Grabe. Anong pangalan ko? Nasaan ako? Sino kayo? Pwede pa ka? Ang sarap na. Wala akong masabi, ah. Totoo nga. Ay, guys, grabe. Isa lang masabi ko. Yung kiniklaim nila that they are the best or house of the best crispy pata. I think this is not just in Batangas, pero masarap talaga. Walang halong biro. Siyempre, bukod sa crispy pata, eh nakalagay mo sa sinasabi niyo masarap and best yung bulalo, no? Eh bakit ba naging best bulalo ito? Anong difference ang bulalo niyo sa bulalo ng iba? Malinang lampot talaga yan. Yung mismong luto na po. Saan lampot? Malambot din. Sige, patuloy lang. Ano ba mga pagkain nyo dito? Pagkain na pala. Gutom na gutom na. Pag pumunta po kayo ng Baylosis, talagang bibilihin nyo ay pata. At pag dumayo po kayo ng Batangas, meron po kaderetong dumping. Yan po talaga hanapin ng mga Batangas. Uy, hanapin din na itong bulalo. Ang sarap! At siya, bulalo. Nasimulan nyo na po. Ayun. Ang sarap, sarap. Nagsimula din po kami dun sa chicken na yun. Yung po yung classic fried chicken namin. Yun. Ito po, mga dinagdag namin sa menu. Itong pizza. Yan. Pag natikman nyo, masarap. Parang legit Italia po yung lasa. Nung crust, nung toppings, all cheese. Ito po, Sugpo Terminor. Ano daw? Sugpo Terminor. Ano yun? Parang siyang may cheese po siya sa gitna. Parang sa lobster po talaga siya common na nilulutok. Ilagay namin sa soup po. Wow! Okay, and of course, kung kailangan may gulay pa rin sa katawan. Gulay, pinakbe. Alam mo, in summary, masasabi ko lang, yung mga, hindi lang siya pang-ulam eh. Yung pang-pulutan ninyo, swak na swak eh. May, ano yan, adobo kambing ba yan? Pwede. Pag-retang kambing, mali pa.
kambing, di ba? Mukha ko lang sa sarili pag kumakain ka dito sa sobrang sarap. Marami yung bundulon yun, talaga ano. Pengit pa nga pong isang bowl. Sarap! After ng napakaraming food na pwede mong kainin dito sa F. Baylosis, syempre hindi mo pwede kaligtaan yung pagtikim naman ng kanilang dessert. At bahagi ng menu, makikita mo doon nakalagay, sikreto ni Milani. Ano yun? Alam mo, ang hirap dito. Pag tinatanong mo kung ano yung sikreto ni Milani, sagot lang nila sa'yo, secret, kailangan po orderin ninyo para malaman ninyo. And so, order kami. Ito pala yun. So parang may mangga na may piniping na may ice cream. Teka ha. Masarap! Kung ano yung lasa? Sikreto. Ano to? Tignan niyo po. Ano talaga sabihin? Teka, nakakain ba to? Sarap ng sikreto. Okay, syempre maganda malaman din dito ano ba mga inaasahan kasi patuloy kayo nag-evolve, patuloy nag-develop, ang dami mga bago. So what are we expecting next with F. Baylosis? Padating na po kami sa Manila. Yan. Wow! May Manila na! Sa mga, ang saya po eh, no? Opo, sa mga nadayo po ng Batangas sa Manilenyo, pupunta po kami Manila, pero take out lang. Okay na rin, okay pa rin. Kasi yung experience ng pagkain na sinasabi nga na best crispy pata, solved na. Alam mo kung nag-diet ka, alisin nyo muna kung pupunta kayo dito sa F. Baylosis. Kasi kanina pa ako dinidistract ng mga pagkain na to eh. So, worth the cheat day. Worth the cheat day. Galing. The best. Normal events po, ganun pa rin offer namin mga food. Pero may extra measures po kami. Meron po kaming staff para lang mag-check ng social distancing. And bago po makapasok, lahat ng guests, nasa screen po yan. Temperature, yung health declaration, face mask, and face shield required. Pagkakain lang po, tsaka lang pwede tanggalin. After that, balik na po ulit. Sabi nga ni Sir Fernand, mala cellphone ang kanilang restaurant. Punong-puno kasi ito ng samot-saring app. Ibig sabihin, ano man ang hanap mo, related man sa pagkain o hindi, o depende sa iyong hilig, basta magbibigay sa iyo ng satisfaction, meron yan dito sa F. Baylosis. Truly, a one-stop venue for you and your loved ones. Bukod po sa restaurants, meron po tayong private rooms para sa meetings, function halls for events, tapos meron po tayong KTV sa mga gusto magkantahan. And dahil po, we cook as you order, meron po kami pinoprovide ng entertainment acoustic every night. Well, to all my loyal customers, I would like to say thank you. Salamat ng harap kasi this would be all nothing without all of you. You contributed a lot in our success. And of course, you say hindi pa nakakapas siya, hindi pa nakakambay. I am telling you, please come home. Enjoy at try nyo yung place. Definitely, you would love. You would live with a smile. Sa dami-dami ng ini-offer nitong F. Baylosis, mapamasarap na pagkain, relaxing menu, wide variety of good food choices and drinks, other amenities, and cool concepts on their facilities, isa lang ang sigurado. Yan ay ang makapag-create ng community with similar goal o mga taong iisa ang hanap. Yan ay maging relax o happy kahit minsan sa kabila ng nakaka-stress na sitwasyon. Ito yung talagang OMG moment. Sakto rin sa Outdoors with Mon Gualvez. Hashtag support local. Tatak F. Baylosis. Kaya naman, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, ano nang hinihintay ninyo? Please don't forget to subscribe. At syempre pag nagustuhan niyo yung video, please click the thumbs up sign. And of course, hit the bell icon para updated kayo sa mga iba't ibang mga videos na i-upload ko pa soon. So, as I end this video, and as I always say, kindly share the link of this video to your friends. Thanks for watching!